Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-apat na kabanata ng ating kwento, ang Pihikan kong Puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din na subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Dahil sa nalaman ni Amira, ay mabilis niyang hinanap si Liam. Natagpuan niya itong nakaupo sa swing at parang may malalim na iniisip. "Liam, aalis tayo," sabi niya. Akala ko bay, may pupuntahan tayong mahalaga. Huwag ka na magpalit ng damit," wika niya dito. Bago pa man ito makasagot, ay tinalikuran na niya ito. Tumayo na lamang si Liam at sumunod sa kanya. "Iha, ito ang susi. Baka kasi wala doon ang aking anak," sabi ni Manang Olivia. "Salamat ho, Manang." Sumakay na sila sa kotse. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo. "Saan ba tayo pupunta?" nalilitong tanong ni Liam. "Kina Manang Olivia tayo pupunta. Pansamantala ay doon muna tayo sa kanila," paliwanag ni Amira. Kumunot ang noo ng binata. "Ano ba nangyayari? Bakit ba nagmamadali tayo?" tanong pa ng binata. Saka kung naipapaliwanag Liam. Hindi na ito kumibo, bagaman at alam niyang nag-iisip ito. Nakarating sila sa pagkilatan kung saan nakatira ang anak ni Manang Olivia. Hinanap niya ang address na ibinigay sa kanila ng matandang babae. Madali naman nilang natagpuan iyon. Isang bahay iyon na yari sa kahoy. Napapalibutan iyon ng bakod na kawayan at may malawak na bakuran. Tinawag niya ang pangalan ng anak ni Manang Olivia, ngunit walang sumasagot kaya itinulak na lamang niya ang tarangkahong kahoy pabukas. Mukhang walang tao sa bahay dahil nakasara ang pinto at mga bintana. Ginamit niya ang susing ibinigay sa kanya ni Manang Olivia para mabuksan ang pinto. Madilim sa loob, patunay na walang tao. Binuksan niya ang bintana. Isang babae ang nakita niyang nagwawali sa kabilang bakuran. Lumabas siya ng bahay para puntahan ang babae. Tinanong niya ito kung nasaan ang anak ni Manang Olivia. "Abay, umalis si Andrea. Kani-kanina lamang. Hindi ko alam kung saan pupunta iyon. Pero may dalang malaking bag. Marahil ay matatagalan pa iyon bago bumalik," sagot ng matandang babae. "Ganoon ho ba? Maraming salamat ho." Bumalik siya sa loob ng bahay at nadatnan niya si Liam na nakasabunot ang dalawang kamay sa buhok nito habang mariing nakapikit. Alalang napalapit siya dito. "Liam, bakit? Ano nangyayari sa'yo?" "Sumasakit ang ulo ko, Amira." "Ha? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital?" Nag-aalalang wika niya. Umiling ang binata. "Bigyan mo na lamang ako ng tubig, pakiusap." Pumunta siya sa kusina at kumuha ng may inom. Iniabot niya iyon dito. Mabilis namang ininom iyon ng binata. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" tanong niya makaraan ang ilang saglit. "Unti-unti nang nawawala ang sakit." Hinaplos niya ang buhok nito. Sa tuwing atakihin ito ng pananakit ng ulo, ay siya ang labis na nahihirapan. "Magtatagal ba tayo dito?" tanong nito. Hindi ko pa alam. Siguro. Ano ba nangyayari? Sabihin mo sa akin, Amira. Nag-aalala ako, baka hindi mo maintindihan, Liam. Sabihin mo sa akin, Amira, at pipilitin kong intindihin. Pamimilit ng binata. Hindi siya nakakibo. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Marahas siyang napabugan ng hangin. Liam, please, wag ngayon. Magtiwala ka naman sa akin. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Seryoso, nawika ni Amira. Wala nang nagawa ang binata, kundi manahimik na lamang. Hindi malaki ang bahay ni Manang Olivia, ngunit hindi rin naman maliit. May dalawa itong silid na katamtaman lang ang laki at may pinakabalkonahe pa. Magkalapit ang sala at komedor.
may banyo at maliit na kusina kung saan sila pwede magluto. Walang ganoong gamit sa loob ng bahay. Sa kusina ay matatagpuan ang single board na gas stove, samantalang sa sala naman ay naroon ang wooden sala set na halatang ilang dekada nang naroon at ventilador na bagaman umaandar pa ay lumang-luma na. Sa isang silid naman ay may nakita siyang katre na walang kutsyon, samantalang sa kabila naman ay may folding bed na tila matagal nang hindi nagagamit. Bago magtanghali ay dumating si Minda doon dala ang kanilang mga damit. Naku ma'am, hinahanap na kayo ni Don Pablo. Wika ng katulong. Sinabi niyo ba kung nasaan ako? Siyempre hindi no. Ipapahamak ba namin kayo? Nakangiti na wika ng kasambahay. Mabuti naman kung ganun. Hindi ba niya nakita ang pag-alis mo? Hindi naman ho siguro ma'am. At saka kung nakita man niya ako, iisipin lamang niya na pupuntahan ko si Mang Rick sa ospital. Kumain na ba kayo ma'am? Hindi pa nga eh. Paalis na nga sana ako para bumili na makakain. Hindi na kailangan ma'am. May dala din ako pagkain para sa inyo ni Liam. Salamat naman. Maasahan ka talaga Minda. Nakangiti na saad niya dito. Habang kumakain sila ay panay ang kwento ng katulong tungkol sa pangyayari sa bahay nang dumating si Tito Pablo niya. Kung dati ay naiinis siya sa kadaldala nito, pero ngayon ay nagagawa niyang magpasensya. Sa palagay ko po ma'am, ay walang balak si Don Pablo na bumalik agad ng Maynila. Kapag nagkaganoon, ay matatagalan kayo dito ma'am. Okay lang Minda. Wala naman dito ang anak ni Manang Olivia. Kaya dito na lang muna kami. Ang ibig ninyong sabihin ma'am, dalawa lang kayo dito ngayon ni Liam? Namimilog ang mga matang, sabi nito. Oo, bakit? Naku ma'am, baka magkadalupang kayo niyan. Kinikilig na wika nito. Tiningnan niya ito ng masama, kaya biglang tumahimik ang kasambahay. Sinuluya pa niya si Liam. Nakatingin din pala ito sa kanya, kaya bigla siyang napairap. Makaraan pa ang ilang oras, ay nagpaalam na din si Minda. Kinagabihan, hindi makatulog si Amira dahil sa tigas ng kanyang hinihigaan. Minabuti niyang bumangon at sinapina na makapal na kumot ang kanyang likuran. Babalik na sana siya sa pagkakahiga nang may marinig siyang malakas na ingay mula sa labas ng kwarto. Liam? Ang binata agad ang una niyang naisip. Dali-dali niyang pinatungan ng roba ang suot na pajama at lumabas ng silid. Nakita niyang bukas ang ilaw sa kusina. Sino yan? Biglang lumitaw si Liam. Ikaw pala? Akala ko'y kung sino. Sabi niyang napahawak sa kanyang dibdib. Pasensya ka na. Nabitawan ko kasi ang initan ng tubig. Ginising ba kita? Tanong ng binata. Hindi naman. Hindi ako makatulog. Sagot niya dito. Pareho pala tayo. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Mabuti pa nga siguro. Naupo siya sa sala habang si Liam naman ay pumasok sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong isang basong gatas para sa kanya at umuusok na kape para naman dito. O inumin mo agad habang mainit-init pa. Sabi nitong inilapag ang baso ng gatas sa kanyang harap. Salamat. Humigop naman ito ng kape kaya napatingin siya dito. Lalo kong hindi makakatulog niyan dahil kape ang iniinom mo. Puna ng dalaga. Parang ang ayaw ko nang matulog. Ano? Baka ang akala mo ay umaga na. Mag-alauna pa lamang ng madaling araw. Wika niya sa binata. Ngumiti lamang ito sa kanya. Pagkuwan ay biglang sumeryoso, sabay pukol sa kanya ng tingin. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Napapayukong tanong niya sa binata. Hindi ka ba natatakot sa akin, Amira? Seryosong tanong ni Liam. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Kasi dalawa lang tayo dito sa bahay. Hindi ka man lang ba nag-aalala
na baka pagbalakan kita ng hindi maganda? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Anong malay mo kung masamang tao pala ako? Seryoso pang wika nito. Numiti siya na mapakla. Wala akong kinatatakutan. At kung sakali nga masamang tao ka, hindi ka sasantuhin ng baril ko. Nakatikwas ang isang kilay na wika niya dito. Ang ibig mong sabihin ay talagang iniisip mong kaya kitang saktan? Ang totoo talaga ay hindi. Ewan ko kung paano pero malaki ang tiwala ko sa'yo, Liam. Siguro dahil nararamdaman kong mabuti kang tao. Paano nga kung nagkakamali ka? Paano kung malaman mong nagpapanggap lamang akong walang maalaala pero hindi pala totoo? Tanong pa nito. Hindi ako naniniwala. Sinasabi ng isip at puso ko na magtiwala ako sa'yo. Kaya eto, pinagkakatiwalaan kita, Liam. Dumaan sa mga mata nito ang emosyon na minsan na niyang nakita. Ilang sandali pa at bumuntong hininga ito. Inumin mo na ang gatas mo para makatulog ka. Kung hindi ka matutulog, hindi rin ako matutulog. Wika nito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Amyos na reaksyon nito. Oo naman. Bakit mo naman ako sasamahang magpuyat? Gusto mo bang malaman ang totoong sagot? Tumango ito. Nagkibit-balikat naman siya. Well, ang totoo ay hindi ko din alam. Siguro dahil alam kong hindi rin ako makakatulog habang alam kong andito ka at nagpupuyat. Kaya para may kausap ka ay hindi na rin ako matutulog. Katuwiran niya. Mahalaga pala ako sa'yo kung ganoon. Oo naman. Sa tingin mo ba'y andito tayo ngayon kung hindi ka mahalaga sa'kin? Titig na wika niya dito. Kung alam mo lang, Liam, ikaw ang pinakamahalaga sa'kin ngayon. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bulong niya sa sarili. Paano kung pagalitan ka ng dito Pablo mo kapag nalaman niya kung nasaan ka? Siguro magagalit siya, pero wala naman siya magagawa. Buhay ko ito, kaya gagawin ko kung ano ang gusto ko. Pero ikaw na rin ang nagsabi na malaki ang utang na loob mo sa kanya. Kahit na paano, ay may pakialam na rin siya sa'yo. Kahit na, hindi ko naman iyon ikinakaila. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi pa rin sapat iyon para pakialaman niya ako. Besides, may sarili akong isip. Alam ko na ang ginagawa ko. Wika pa niya. Matapang ka nga pala. Hanga ko sa'yo, Amira. Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi naman. Matagal ko nang alam. Dapat lang naman. Dahil matagal na tayo magkasama. Saad pa ni Amira. Kaya nga lalo ko nahihiya sa'yo. Nang dahil sa'kin, ay nakapagsinungaling ka pa sa Tito Pablo mo. Kahit hindi mo sabihin, alam ko mahalaga siya sa'yo. Ayoko nang dahil sa'kin, ay magkaroon kayo ng di pagkakaunawaan. Malungkot na wika niya. Problema ko na iyon, hindi sa'yo. Sarili kong kagustuhan na tulungan ka. Kaya ako lang dapat managot kung sakali may mangyaring hindi maganda. Seryoso na wika niya. Naniniwala akong malaki nga ang iyong puso. Maswerte ang lalaking mamahalin mo, Amira. Talagang maswerte ka. Naisa na niyang sabihin, ngunit sinabi na lamang niya iyon sa kanyang sarili. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Liam. Sa halip ay sabi na lamang niya, hindi pa nga kita lubos na kilala. Pero sinasabi rin ng instinct ko na hindi ka basta-bastang babae lamang. At naniniwala ako sa instinct ko. Nakangiti na wika ng binata. Ginaya mo lang sinabi ko eh. Ah, ganun ba? Nagkatawanan silang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng ating kwento, Ang Pihikan Kong Puso. Ito na ba ang simula ng pagtitinginan nilang dalawa? Samahan niyo po akong alamin ang kanilang kwento. Sana'y muli ninyo ako suportahan sa susunod pang mga kabanata
na aking gagawin. Maraming salamat po.